Naglabas ang umunang ebidensya si Manila mayoral candidate Joseph Estrada. Napatunay raw na si re-electionist Mayor Alfredo Lim ang nagpa-aresto sa grupo ni Vice Mayor Isko Moreno sa isang pabinggo nitong Pebrero. Pero giit ni Lim para raw sa lahat at hindi mismo kay Moreno ang kanyang utos na supili ng anya isugal na palaro. Saksi si Tina Panganiban Perez. Pahamunin ko kayo lahat. Hindi siya away. Pag napatunayan ninyo na nagutos ako kay Kernel Layog para arrestuin kayo, magre-resign ako. Ngayon! Ito ang nagahamong tugon noon ni re-electionist Manila Mayor Alfredo Lim sa hinala ni dating Pangulong Joseph Estrada na si Lim ang nagpa-aresto sa katandem niyang si re-electionist Vice Mayor Isko Moreno sa isang pabinggo nitong Pebrero. Kanina, nagpakita ang kampo nina Estrada at Moreno ng umano'y mga pruweba. Sa dokumentong itong sulat kamay raw ni Lim at nakapetsyang January 26, nakasaad ang utos na ipakalat ang impormasyong sugal ang bingo at dapat itong tapatan ng nararapat na aksyon. Ang mensaheng ito rin ang naging laman ng memorandum mula sa Office of the Mayor para sa Barangay Bureau at Manila Police District na may petsang February 1. Gayun din ang Letter of Appropriate Action na inisyu naman ng MPD para sa ilang commander nito na may petsang February 11. 5 araw matapos inisyu ang liham sa mga MPD commander, inaresto si Moreno. Bagamat wala namang partikular na utos kaugnay sa vice-alcalde sa mga dokumento. I've been a mayor for 70 years of San Juan. And those policemen will never attempt anything unless it is the order of the mayor or the chief MP. So this goes to show that it's the mayor who ordered because it's unwritten, priority. Hinahamon po namin si Mayor Lim. Kung siya ay may isang salita, magre-resign ka ba? O baka naman sabihin mo, wala akong alam dyan. Pag hindi siya nag-resign, anong tawag sa kanya? Sinungalim? Hindi pinangalanan ng kampo ni na Estrada ang umunoy taga City Hall na nag-abot ng dokumento sa kanyang bahay nitong Miyerkules. Wala namang hinihingi sa amin. Basta nag-usan loob lang siya na hindi na raw niya matiis ang nangyayari. Ngayon nung nakita nilang inaresto si Vice at saka yung 5 konsyal, awang-awa daw siya. Takot na takot niya. Alegasyon pa ni Moreno. 2 linggo matapos sila basa memo at bago sila maaresto, ay nagpabingo rin daw si Lim. February 14, they conducted the bingo. May bayad pa in San Andres. Akala ko ba the law applies to all, otherwise none at all. Why are you not applying it to yourself? The rule of law must prevail and not the rule and not the unlawful rule of dirty hari. Pinag-aaralan na raw ng kanilang mga abogado kung maaaring isumite ang mga dokumento sa ombudsman. Depensa naman ni Lim para sa lahat ang kanyang utos at hindi umano para ipa-aresto lang si Moreno. Paano namin malalaman na magpapabingo sila? Paano niya nagagamit itong memorandum nito na ginawa a month before? Manguhula ba kami? Sinagot ni Lim ang alegasyong nagpabingo siya matapos ilabas ang memong nagsasaad na may tuturing itong sugal. Nag-request ang Department of Social Welfare na maglalaro daw sila ng bingo. They're talking to Attorney Ana Buwan, not me, for charitable purposes. Para yun daw proceeds nito ay gagamitin sa mga mahihirap at mga disabled na mga tao. At meron daw silang authorization sa pagkor. I stand by my word. Doon ba sa memorandum, may nakalagay doon na to arrest Isko Moreno pag naglaro ng bingo? Meron ba? I don't think so. Kung meron, aba, yan. Magre-resign ako ngayon din. Ako si Tina Panganiban Perez, sa inyong saksi.